People's Initiative nga eh. Opo, oo. Walang sino man at walang anuman opo ang dapat na makialam. Opo, sapagkat opo kapag ka ito'y pinakialaman ng kung sino-sino, hindi initiative ng tao. Ayun. Initiative nung may gustong ginamit lang yung tao. Opo. Kasi nung aking tinitingnan, nung pinapanood ko, merong isang babae nagpapaliwanag. Opo. Gusto po ni congressman kanya. Opo, opo. Ba't teka muna nga ako, People's Initiative, eh. Bakit si congressman ang binanggit niya kagad? At yun ano mga kabayan, nagsalita na si Congressman Marcoleta. Kung ngayon nga dito sa tinatawag na People's Initiative na kung saan eh itong mga congressman o may ilang mga congressman na namumuno sa pagpapapirma ng o sa mga taong bayan kapalit ng pera na lumalabas nga ay panunuhol ayon na nga rin dito kay Congressman Pulong Duterte sa Davao nga ay pinangungunahan pa di umano ni Congressman Nograles na siyang nagpasara ng SMNI ayon din sa mga balibalita ito daw ay pinaumpisahan o pinangungunahan ni Tambaloslos. Kaya naman nagsalita na si Congressman Marcoleta at inabagay sampal ito sa mga kasama ng congressman na gumagawa ng kalokohan. Aniya, ayon kay Congressman Marcoleta, hindi dapat ito nag-uumpisa sa mga congressman. Dapat itong inisiyatibo na to ay nag-uumpisa sa taong bayan. Hindi dapat pinangungunahan o pinapakialaman ng sino mang tao o sino mang organisasyon ang nasabing inisiyatibo. Dagdag pa ni Congressman Marcoleta, nakita niya yung video na kung saan nagsasalita nga yung ali at sinasabing itong isang ito ay galing kay Congressman, bibigyan tayo ni Congressman na kaysa ganyan. E mali nga daw yun. Kaya naman, dito ay makikita talaga natin no, na talagang walang bias itong si Congressman Marcoleta at wala siyang pakialam. Kahit sa kasaan niya, kahit si Tambaloslos no mga kabayan, wala siyang pakialam. Dapat sana ganito yung mga congressman natin no, na hindi talaga nasusulan. Wala siyang pakialam kahit sino yung makabangga natin. Kaya saludo kami sa iyo, Congressman Marcoleta. At kung bago ka pa nga lang sa akin channel, huwag mo nga kalimutan i-hitan like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Kabayan, panoorin natin ang kabuuan ng video ito. Ito pong usapin ng People's Initiative. Eh kasi ho kami People's Initiative. Ito pong layunin ng pagbabago ng charter change. Teka. Opo. Mm-mm. Para wala silang masabi, itatanong ko kay Nelson. Oo. Malalim mag-isip ito eh. Total malalim naman nating pinupuntahan natin. Mm-mm. Sa lalim mag-isip nito, kinakailangan unahan na natin. Opo. Pag sinabi mong People's Initiative, mm-hmm, Nelson, mm-hmm, anong ibig sabihin nun? Eh, dapat mga mamamayan ang mauna. Ang ibig mo sabihin, oh, ang panggagalingan ng lahat ng ito, oh, dapat mamamayan, ay hindi kung kani-kanino. Hindi dapat politiko. Ang magsisimula, yes, ay mga tao. Yung tao. Taong bayan, yes, opo. Mamamayan dapat. Ano man ang paraan, nasa sa kanila yon. Yes. Sino man ang mamuno sa kanila, sila-sila yon. Yan. At walang kalakip na mga inisiyatiba o impluensya ng ibang sektor. Wala po dapat. Ah, opo. Tama. Yan ang pagkakaintindi ni Nelson. Kaya nga people. Eh, ganun din ang pagkakaintindi ko eh. Opo. Oh, paano ngayon yan? Sige. Pero ako naman tong, bibigyan ko ng konti siyempre ang taong bayan. Dapat may paggabay din ng kanilang mga representante. Sapagkat humalal sila ng kanilang representante, ang mga mababatas, sa mababang kapulungan. Hindi papayag si Nelson. Ewan ko, papayag mo doon sa mga tweeran na yun. Mga representative. Kasi, nagagabayan daw sila ng mga representative. Kasi dapat well-informed ang taong bayan, Nelson, at saka kung eh. Di ba? Parang may katwiran kong si Jen. Kasi kaya nga representative para hindi lahat ng tao pupunta sa lugar. Nagala ako naman kanina sa akin. Nagpadala ka ng representative, binuro niyo yung congressman. Nagsasama rin pala kayo. People's Initiative nga eh. Opo, oo. Walang sino man at walang anuman, opo, ang dapat na makialam. Mm. Sila lamang ang dapat na gumawa ng aksyon. Opo. Ang panggagalingan ng initiative sa kanila. Mm-hmm. Ganon. Sa mga tweed. Kasi, isa sila sa paraan, sa tatlong paraan,
Opo. Na nakasaad sa ating saligang batas kung papanong ang ating saligang batas o kaya mga batas ay babaguhin yes. o iribisa. Tama po. Ngayon, hindi na pinapayag yung Constitutional Convention. Opo, nagkakaroon ng pagtatalo sa Constituent Assembly. Yes. Merong People's Initiative. Yun ang panghuli. Ang pagkakaiba nitong dalawang ito, at itong huling ito, ay yung Constituent Assembly ang gagawa yung member ng Kongreso. Opo. Yun namang Constitutional Convention, ang Kongreso magpapanukala ng batas para makapag-elect ng mga delegado na gagawa ng pag-aambyenda o pagre-revisa ng saligang batas. Sa mga yes, sa dalawa, may kinalaman ng Kongreso. Opo. Pero dito, yung People's Initiative. Nag-iisa ka. Mm-mm. Pag sinabing initiative, ikaw ang nagpasimula. Uh-huh. Ikaw ang nag-isip nito. Ikaw ang may ideya ng lahat ng ito. Opo. Sa mga tweed, mula sa pag-iinisit ng isang aksyon, uh-huh. hanggang sa ito ay ituloy mo, hanggang sa kanyang katapusan, uh-huh. ang talagang namamayani dito ay yung Kagustuhan ng mamamayan. Para sa ganong paniwalaan. Opo, sapagkat kapag ka ito'y pinakialaman ng kung sino-sino, hindi initiative ng tao. Ayun. Initiative nung may gustong ginamit lang yung tao. Opo, opo. Well, yun na nga po kong ang naalala ko dyan, bago natapos ang taon, ano po, balikan ko lang ang konting background at ito naman, nung nakaraang Biyernes, napag-usapan din natin dahil nga sa ang mga yung mga urgent bills na saan, no? ng Kongreso, sabi ni Speaker, ay naipasa na at mukhang iba po ay isa-isa na pinipirma ng Pangulong Bongbong at pagpasok ngayong 2024, ay ang sabi niya, walang baka hindi na ganun kaabala ang kamara, kaya may pagkakataon na raw po kayo na tignan uh-huh. ang pagbabago ng ating saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Kong. Oo, so, pero well, doon pa lang sabi ko, sana man lang ang nangyari, sari-saring mga people's organization ang sumulat sa amin. Yun, tama. Okay. Halimbawa, ikaw si Speaker Romualdez. Ikaw naman si Majority Leader Dalipe. Opo. Nakatanggap kayong pare-pareho o kaya maski kami. Uh-huh. Liham na mula sa kanilang constituent. Ano? Mula, halimbawa, sa akin. Ano, yeah, may opisina po. Naman ako. Halimbawa, ako nakatanggap ako ng palagay mong mga 5-10 sulat na nanggagaling sa iba't ibang sektor, ngunit mga sektor ng ating populasyon. Opo, oo. Ngayon, palagay mo yung mga ibang kasama ko, ganun na nangyari. Mm-hmm. At lalong-lalo na sa opisina ng Speaker, opo. Sa opisina ng Majority Leader, at kung sino-sino pa. Ngayon, pupunta kami ngayon kay Speaker. Uh-huh. Speaker, mukhang may namumuong movement mm-hmm. o isang aksyon na nanggagaling sa baba. Mm-hmm. Ano sa palagay ninyo? Siguro pag-usapan natin ito sapagkat hindi natin maikakailan na nanggagaling po sa baba ito, paano ko po sasagutin ito? Mm-hmm. Siguro sagutin na lang natin na minsanan na sapagkat malakas na po yung malakas na tinig na nabarating sa tinig na po na nanggagaling na po sa baba sa pagitan po ng mga sulat na namumuo na po, nag-i-snowball na po. Pag-usapan po natin. Ayun. Ngayon, si Speaker naman, Speaker Jen. Oo. Oh. Sige, anuin natin yan. Tingnan nga natin, puntaan natin ang mga tao. Ano bang gusto nila? Ngayon, pagka nalaman na gano'n, kayo po, bahala po kayo. Uh-huh. Siguro, ang guidance lang na sasabihin, ay ganito po, kapag pinasimulan po ninyo, ang kailangan po ay malaman po, kayo pong magpapaliwanag, hindi po kami. Mm-hmm. Kasi po, baka mamaya, may masabi sa amin ang, kung sino man. Pagdating po sa COMELEC, pag bine-verify po yan, ang mangyayari niyo. Po, hindi naman pala kayo nagpasimulan yan eh. Sinusulatan niyo po kami, pero ang totoo niyan, hindi naman po kailangan eh. Ang COMELEC po dapat na sinulatan ninyo eh. Ayun, oo. Diba? Na gusto po ninyong susugan ang saligang batas, halimbawa. Mm-hmm. Pero kapag ka po ang gagawin po ninyo, isususugin, i-revise po ninyo ang saligang batas, ang gaguide namin po kayo, hindi po pwede pag-revision. Mm-hmm. Kasi po, ang nakalagay sa saligang batas, amendments lang kapag ka ang gagamitin mo ay People's Initiative. Ah, ganun po pala. So, hindi pwede revision. Dapat amendments. Hindi pwedeng revision. Okay. Ngayon, gusto mo, pag-usapan muna natin, ano ba yung amendments
ano yung revision? Opo. Anong pagkakaiba nito? Ano nga po nun? Oho, oho. Yung kasing amendment, isang minor na pagbabago oho sa saligang batas. Minor halimbawa, na pagbabago? Opo. Halimbawa, merong isang article lang o dalawang section sa isang article. Kagaya ng sinasabi namin, economic provisions po, opo, halimbawa sa mga tweet, isang article lang ang pinag-uusapan doon na binubuo ng tatlong sections na gusto naming baguhin. Baguhin, i-amend. Amendments ito. Ayun! Sapagkat no, ito focus na focus. Eh. Lang, ano? Ibig sabihin, tukoy na tukoy mo, alin ang gusto mong baguhin? Iyon pala ang ibig sabihin. Ngayon, yung revision naman, opo, malawak ang epekto nito. Okay. Uh-huh. Halimbawa, sabi, ayoko na kanya yung presidential, gawin nating parliamentary. Mm-mm. Ibig sabihin, ay, yung structure ng gobyerno, yung framework ng ating gobyerno, mag-iiba. Revision. Ay, yun ang revision. Revision okay. Okay. Malawakan na ang impact, magbabago pati kung paano natin ino-operate ang gobyerno. Revision yun. Ibinabawal, hindi ko sinasabing binabawal, ngunit sa saligang batas nakalagay kasi amendments kanya. Opo. The People's Initiative in amending the Constitution. Uh-huh. Eh, hindi sinabing in amending or revising. Or revision. Opo. O, yung revision at saka yung amendments, magkaiba. Constitutional Convention, opo, Constituent Assembly. Doon lang sa dalawa sa na yun. Dalawa. Pero okay, pag People's Initiative, yun lamang amendments. Ayun. Sa bagay, ang pinapalutang naman talaga kung ng Kamara ngayon ay ang amendments ng economic provisions lamang. Di ba? Mukhang yun lang naman daw ata gusto nilang baguhin eh. Oo nga, pero nanggaling ba sa ano, sa tao? Well, ang pinag-uusapan, yun ang ating, ganito ano, kasi, pagdating sa COMELEC, sasabihin ng COMELEC, magsasalita ako ng mga rin COMELEC, malay mo, mag-random ang COMELEC. Opo. E de, nakakalap halimbawa ng ano, ang problema kasi, hindi pa natin alam, ano ba yung pinopropose niya sa tao, yung kumukuha na ng, di ba may kumukuha na raw ng pirma eh. Yun lang nga po ko, naglabasan agad ng mga pagkumunutang na ganyan. Ikaw ba, Jen, Nelson, nakakita na ba kayo ng isang proposal sheet na kung saan ipipirma yung mga kababayan natin? Wala pa po. Well, so kung hindi kayo nakakita, kung hindi pa nakakita, hindi natin alam kung ano yung proposal doon na kung saan pinapipirma yung tao. Hindi ba pwede na ang proposal ay baguhin ang saligang batas, pumirma ka, gusto mo o hindi? Hindi pa pwede yun? Hindi, proposal muna. Kailangan malinaw sa tao kung ano yung direction mo. Nakalagay na. Eh, ba't ako pipirma rin kung hindi ko naman alam kung ano yung gusto mo mangyari? Ang napirmahan daw po nila kung tumanggap ako ng AIX sa kanang tupad. 3,000 pesos, meron 2,000, may ganun eh. Iba tayo. Hindi, kaninang umaga kasi, tinitingnan ko yung YouTube. Opo, binabrowse sa YouTube. YouTube ito eh. Opo, opo. Inahanap ko lang kanina, hindi ko makita. Hindi ko alam kung totoong ano to, o baka, alam mo, kasi marami nang gumagawa rito. Baka sa social mamaya, media, opo. Baka mamaya, ginawa lang naman ito para sa ganun, ay pasamain yung initiative, ano? Opo. Huwag naman silang gagawa dapat ng gano'n. Kung wala namang ginawang totohanan na gano'n, baka opo naman may kababayan tayo na para lang pasamain yung initiative na ito, eh, sila yung gumawa nito. No? Kasi nung aking tinitingnan, nung pinapanood ko, merong isang babae nagpapaliwanag. Opo, oo. Ang sinasabi niya, hindi ko nga alam kung anong lugar eh. Nagpapaliwanag yung babae, nakatalikod kasi, hindi ko nakita yung lugar. Yung audio lang ang narinig. Yung likod niya, nakikita mo, pagkatapos yung mga tao nasa harap niya. Nasa harap niya, okay. Sabi niya, ganito po yan. Gusto po ni Congressman, kanya. Opo, opo. Batikan muna ka ako. People's Initiative, eh. Bakit si Congressman ang binanggit niya kagad? Gusto daw ni Congressman, oh. Gusto po ni Congressman na yung pong AIX na tinatanggap ninyo, at saka yung tupad. Opo. Alam na natin yon na sana alam ng mga kababayan natin habang dinidiscuss natin ito na yung tupad galing sa DOLE ay emergency employment na galing sa DOLE. Yes. Ito ay binibigay lamang doon sa mga emergency ano ito, livelihood ito. Opo, eh. Opo. Halimbawa, targeted ito, yung opo talagang mahihirap, yung walang hanap buhay. Pagtatrabahuin natin ng 10 araw, pagkatapos babayaran natin. Yes. Ang amount is about 75% ng existing or prevailing minimum wage, ano? Opo. So 10 araw 'yon, kung let's say 250 pesos 10 araw, so meron siyang 2,500 yes after 10 days. Ito 'yun ang tupad. Opo. Yung AIX naman ito yung subsidy talaga, no? Assistance
to persons in crisis situation. Yes po. Oh. So mga 3,000 pesos each naman yun, Jen. Opo, opo. Okay, yun, hindi mo na pagtatrabuhin. Mm-hmm. Ngayon na sinasabi niya, ito pong dalawang intervention ng ating pamahalaan, mm-hmm. gusto po ni Congressman ay maisabatas. Mm-hmm. Ah, kaya po kanya, kung papayag kayo dito, para sa ganun po ay tuluyan na po na natatanggap po ninyo ito, eh may papipirma po kami sa inyo. Oo. Ngayon, kapag tinitingnan mo na unang-una binabanggit niya, apat na beses niyang nabanggit yung salitang congressman, mali yun eh. Mm-hmm. Opo. Kasi initiative ng tao, dapat walang makikialam. Opo. Eh, ba't niya binanggit ang pangalan ni congressman? Mm-hmm. Sa mga tweet, ang tao kaya pipirma, yun ang gusto ni congressman. Gusto, hindi yun ang gusto ng tao. Pagkatapos, para bang nagiging attraction yung AIX at saka yung tupad. Tatanggap ka ng pera eh. Eh hindi naman yun ang panukala eh. Yes. Di ba? Opo. Eh kami nga, nung kami-kami lang, akala namin, magagawa namin, ayaw naman na Senado, eh economic provision. Pero hindi namin sinasabing tupad o kaya AIX. Yes, opo. Eh bakit ito? Parang nililin lang niya yung tao para lang mapapirma oo. Na kailangan daw maisabatas yung AIX at saka yung tupad. Oo. Eh nasa batas na yan eh. Nasa batas na po nasa yan. Nasa gaan na yan na opo. Meron na kaming nilagay na pondo para sa tupad, para sa ganun. Oo. Sa panahon na kakailanganin at sa mga targeted na sektor ng ating lipunan, merong mabibigyan, mm-mm. yung GAA ay batas. Yun, opo. Nandun na sa batas yan eh. Mm-hmm. Kung mahaba-haba itong ating talakayan ukol sa bagay na yan, isangkot lang natin ang ating mga kababayan ukol sa usaping ito, ukol ho dito sa People's Initiative nga sa layunin pong magkaroon tayo ng charter change o pagbabago ng ating saligang batas. Yan, ano ha? Ang atin hong magiging box populi siguro ay gusto natin itanong sa kanila, dapat bang ituloy? Ano? O kaya ay nasa tamang direction ba ito pong layunin ano, ng People's Initiative sa pagbabago ng ating saligang batas? Ayan. Okay ba sa inyo ang dalawa? Ano? Tingnan mo na, medyo malawak yata. Eh. Ah, ganun ba? Unang-una, wala kasi tayong, sabi ko nga sa iyo kanina, yung mga proposals, opo. Hindi natin alam. Mm-mm. Yung tao kaya na alam niya yung lalo na yung pumipirma, alam niya kaya kung ano yung pinopropose at naipaliwanag mong bang mabuti. Oo. Hindi ako naniniwala nang ipopropose yung AX at saka ano, dahil mali yun. Mali po yun. Hindi, una best, mali talaga yun. Opo. Sana man lang, yung binabanggit ko sa yung nasa YouTube ay hindi totoo yun. Opo. Kasi kung yun ay totoo, mali yung simula nila. Oho, oho. So ako, sana naman ay mali yung gawa-gawa lamang yun. Opo. Dahil mali yung umpisa. Oho, oho. Pero ang atin pong premise nito ngayon, yung totoong People's Initiative Kong, batay sa paliwanag natin, nang ang layunin po ay ang amendments. Ano? Sabi nyo nga, iba yung revision, tsaka amendments ng ating saligang batas, particular na po yung economic provision. Pero importante sa atin ngayon, makita sana natin, kaya hindi tayo makapag-comment, dahil hindi natin alam kung ano yung proposal na nakalagay doon sa pinapipirmang papel. Isa lang ang bayan, isa pa lang lugar nagkumpirma, ito kinumpirma din ni Kong Pido Garbin, yung Albay area. Meron daw silang inisiyatibong gano'n na pumayag yung mga mayor. Pero wala pa akong balita. Pero nakakuha ba kayo ng polyeto na kung saan yung proposal ay nakasulat doon para makita natin, makapag-komento tayo? Parang wala pang nagpapapirma, Kong. As of now, wala pa akong nabalitaan nagpapapirma. Ibig mo bang sabihin ay puro blank seat yun na pinapipirma? Walang nakalagay na... ikaw ba pipirma ka sa blank seat na hindi mo alam kung ano, para saan po ba ito? Hindi ka pa magtatanong. Ayun na nga po, walang ganun. Kasi kung ang premise nga po nila, pumirma kayo sapagkat katanggap kayo ng tupad o ng AX, mali po yun. Ang aywan ko lang po kung ha, kumpirma yun siguro, baka may nanonood din sa ating mga kababayan, kung sa kanila ba may pinapipirmahan na may kinalaman sa People's Initiative. Kasi wala pa akong nabalita, nagsimula ng papirmahan ngayon. May nakikinig naman siguro sa atin, bago tayo matapos, meron na magkukonfirm dito. Gusto lang po namin malaman. Importante po kasi na makita natin ano po yung mga proposals, ano po ba yung mga panukala na siyempre nando sa unang pahina siguro yun. Opo, opo. Ito po ang mga panukala namin para baguhin natin ang ating saligang batas na papayagin po sana namin kayo. Oo. Pero ang nagsasabi nito, yung mga tao mismo, yung leader ng mga tao. Opo, People's Organization. Na parang isinakamay na nila
Mm-hmm. Yung paggawa na, halimbawa, ang babagal naman yung mga mababatas, mababatas na yan, natin. Ang tagal na ng problema natin. Oh. Balitaktakan ang balitaktakan, debate rito, debate doon. No. Ang sabi nila, babaguhin ang ano. Eh, magmula pa sa panahon ni FBR, panahon ni Jimmy, panahon ni ganito. Opo. Puro na lang, puro usapan tungkol sa pagbabago ng saligi. Tayo na nga. Sa taong mga tuwing dyan, Nelson. Eh, isinakamay na nila. Yes. Tayo na lang, kasi nakalagay naman sa saligin ba, tayong mga mamamayang, pwede naman tayong mag-initiate ng pagbabago. Tayo-tayo na. Yes. O, kaya eh, kailangan po liwanagin natin, kapag people's initiative, talagang sa inyo po nang galing. Yan, sa ngayon, taong bayan. Gusto namin manggali, sino po yung mga leader ninyo, ano po mga proposals ang kanilang nilagay para kayo ipapirmahin. Mm-hmm. Kasi alam ko, ang gumawa niyan, mga leaders, ng ating populasyon, ng ating mamamayan, na sila mismo yung gumawa at ayun, sumulat ng proposal. Kasi yung proposal na to, i-examinin ng ano ito, ng COMELEC. Po, bubusisiin mabuti yan. Pagkatapos titingnan niya yung mga nagsipirma, i-verify kung yung pumirma na yon, puro buhay lahat. Yon, kung totoong tao ba yun? Diba? kung isa lang ang pumirma o talagang pirma nila lahat ito. Yan, so, pagkatapos ngayon, sisinuhin din ng COMELEC, i-determine niya. Puta, tinanong talaga to, pero hindi ipinaliwanag eh. Oho. Parang hindi ipinaliwanag. Oho. At nung ipinaliwanag, hindi rin namin nakikita na nagkaintindihan sila. Yun na nga. So, so lahat ng ito, dapat timbangin. Ano? Titimbangin din ng COMELEC to. Ayan. Ayan. De, sige po, yun nga ang ating tanong sa kanila ko, kung tamang direction ba itong people's initiative sa layunin pong amyendahan ng ating saligang batas. Tanong muna natin, malinaw po ba sa inyo? Ganun lang muna, kasi hindi nga nila alam kung tama o hindi. Kung yung kapamaraan, hindi maliwanag eh. Oho. Malinaw ba sa inyo yung paraan na ginagamit Yung people's initiative upang itaguyod ang people's initiative? Oho. Para baguhin ang ating saligang batas. Yan. Malinaw ba sa kanila? Oho. Sige po. Di ba? I-coin ng ating mga nasa production yung mas maikli at madaling maunawaan. At isang tanong lang dyan. Subject to style ka mo. Yes po. Okay. Opo. Ang magiging sagot lang naman, malinaw po. Ayan. Naitindihan namin. Sa amin kung anong babaguhin. Naipaliwanag po ni Comdante. Oo. Kung ang sagot niya naman po, hindi ba na-imagine. Naipaliwanag natin. Pero yung bang nagaganap? Sa hanggang sa kaduluduran ng bansa, no? Oo, bansa. Yun ba yung nagaganap? Kaya malinaw ba sa inyo dyan? Opo. Batika muna, yung sinabi ng sa ganang mamamayan, hindi ganito yung nangyayari. Sa makat, hindi malinaw. Yun, oo. Diba? At saka hindi yun ang umiikot para, ngayon. Parang hindi ganito. Bakit si congressman na lumalakad? Akala ko ba yung ano? Yung akala taong ko ba tayong gagawin? Sino ba yung leader natin dito? Ayun, opo. So, kailangan ma-identify natin sino ba yung leader doon. Oho. Ano ba yung proposal? Mm-hmm. Nagkaintindihan ba yung mga leaders mula sa apari hanggang hulo na ang proposal nito, ito lang? Halimbawa, paano sila nag-meeting? Ayun. Kailangan malinaw dito eh. Mula apare hanggang hulo, may mga leaders ang ating mga sektor ng lipunan. Nagkaintindihan sila, nag-meeting sila. Saan sila nag-meeting? Opo. Saan sila nag-debate na ito pala ang babaguhin na ipopropose sa ating mamamayan? Mahalaga ito, Kong, ha? Kasi ito ang step one ng inisiyatiba. Kasi paano mo na... National ito eh. Yes. Paano kung iba-iba? Mula sa apare, iba naman yung proposal niya. Pagdating sa hulo, iba na. Naku po. Oh. Nag-yes dito sa ibang rason. Iba pala ang dahilan. Ibang dahilan yes dito. Ha? At saka hindi pa pala pwede, Jen, na ang pipirmahan mo ay pumapayag kang armyendahan. Oho. Diba? Kasi kung pumapayag ka, tapos wala namang nakalagay doon kung ano ang armyendahan, bali wala pa rin yun. Diba? Oho. Diba? Halimbawa, sabi nga nila, napakaraming paraan para balatan mo ang pusa. Halimbawa, sinabi niya, paano natin babalatan ang pusa? Sabi nung nga pare, tanggalin natin ang isa-isa yung balahibo. Nako. Pagdating sa hulo, sunugin natin. Yan. So iba na. Magkakaiba. Pagdating sa Cebu, iba naman. Hindi, kanya. Tanggalin na lang natin yung balat, kurot-kurutin natin. Nako. Okay.
So kung gaano karami yung paraan para balatan ang pusa, maraming kaparaanan. No? Maraming kaparaanan. Eh kinakailangan magkaroon ng pagkakaisa mula sa apari hanggang ulo para ngayon na pag sino-sino nila, ito ang ating babaguhin sa saligang batas. Ayun. Ito ang proposal natin. Hindi pwedeng bawat lugar, iba-iba babaguhin. Hindi mo pwedeng ganun. Isa lang yun. Kasi iisa yung pirme. Kasi pag dilagom lang, pare-pare sa niyang yes. Hindi, nag-yes ako sa ibang bagay. O, di nagpaliwanag ngayon. Marami eh. Nagpaliwanag ngayon yung ano. Teka, hindi ko naintindihan yun, pero pipirma ako. Mali din yun eh. So, paalimbawa, ni-random kayo ng COMELEC. Tinanong. O, may tinanong, gagawin ng COMELEC ito. Verify. Ito po, na-random po kayo. Kasi magra-random sigurado yan. By way of computer, random. Sa isang lugar, kukuha ng 100, halimbawa, patatawag ngayon. O, kayo po'y pumirma rito. Ano po ba ang dahilan ba't kayo pumirma? Eh kung hindi niya natatandaan yung ano. Sinabi ba sa inyo na ganito, ganito? Hindi po gano'n lang. Ang sabi sa amin, bibigyan kami ng AX. Bibigyan kami ng tupan. Hindi ngayon, maano yun. Hindi ngayon papasaya. Yun ang sinasabi natin. Lalo-lalo na yung nababalitaan natin. Sana naman, hindi. Opo. Kaya po namin sinasabi ito, hindi namin sinasabi na walang kwenta, hindi po ganoon. Kung talaga pong mag-i-initiate po kayo, ito po yung tamang paraan. Itinatama natin. Pagka po kayo binigyan ng pera, hindi po initiative yun. Ang initiative, kayo po sa manggagaling sa inyo eh. Kahit na hindi kayo bigyan ng pera dahil gusto nyong isulong ito, kayo-kayo yung nakagustuhan ninyo. Yun. Hindi dahil sa pera, hindi sa dahil sa ano pang consideration. Sige po. A, opo, malinaw po sa amin. B, nako, hindi ko na yung maintindihan. A or B, ha? Ang inyo po mga reaksyon ay padala po sa ating text hotline 0953-562-5088-0960-447-6535 landline 8784-7450. Huwag po kalimutan ng mga texter, pangalan ng lugar, kung kayo po ay taga saan. Pwede rin po kayong mag-send ng inyong mga responses sa inyong social media pages, live, pero mapapanood via Facebook at YouTube. Meron din po kaming live streaming at Net25 TV. Mapapakinggan tayo, Radyo Aguila Northern Luzon, Radyo Aguila Metro Cebu, Radyo Aguila Mega Manila. Magbabalik po ang Sa Ganang Mamamayan.